Hi guys! Welcome back sa aking YouTube channel, Janabi TV. May bago na naman tayong kapupulutan ng aral. Pero bago tayo magsimula, huwag mong kalimutan mag-like and subscribe sa aking channel. Ang kasaysayan ng pandaigdigang industriya ng sasakyan ay puno ng mga halimbawa ng pagnanais na lumikha ng pinakamahusay na kotse. Halina at alamin natin ang mga halimbawa ng magagandang mga sasakyang ito. Porsche Carrera GT. Ang Porsche Carrera GT ay isang German sports car na may V10 mid-engine, ay nasa parehong saklaw ng mga katangian ng bilis. Ang magandang sports car na ito ay ginawa ng 4 na taon, at sa oras na ito 1,270 units ang naproduce nito. Ang limitasyon ng batch ay dahil sa ang katunayan na ang mga paghihigpit sa seguridad ay ipinakilala sa mga taon na iyon. Ang Porsche Carrera GT ay kinilala ng Sports Car International, at naging number 1 sa list ng Top Sports Cars of Year 2000s, at naging number 8 naman sa Top Sports Car of All Time, ngunit sa kasamaang palad, hindi natutugunan ng modelong ito ang mga parameters na kinakailangan, at ang pag-upgrade ng isang sports car ay hindi epektibo. Sa makatuwid, noong 2006, napagpasyahan na itigil ang paggawa ng serye, kaya't ang isa pang kalaban para sa pamagat ng pinakamahusay na kotse ay nanatili sa mga pahina ng kasaysayan at sa mga garahe ng mga kolektor. Ferrari F40, ang isa pang tatak na pinagsama ang kagandahan at mataas na pagganap ng palakasan ay inilabas din sa isang limitadong edisyon, sa kabuuan, 1,315 units, ang naproduce nito. Ang modelo na ipinakita sa larawan ay may malaking kahalagahang pangkasaysayan para sa kumpanya. Ang F40 ay ang huling modelo na binuo ng nagtatag ng kumpanya. Ipinapahiwatig ng bilang 40 ang layunin ng paglabas ng bagong item. Ang mga unang kopya ay lumitaw noong 1987, ang 40th taong anibersaryo ng pagkakatatag ng tatak. Ang layout ng bagong modelo ay naging posible upang makipagkumpetensya sa mga katapat na Aleman at Amerikano sa panahong iyon. Sa ilalim ng hood ay isang mid-engine 8-liter V2.9, pinapayagan ng twin turbocharging ang maximum power na 478 horsepower. Ang nasabing isang unit ng kuryente ay pinabilis ang operato mula sa 0 hanggang 100 kilometers per hour sa 3.8 seconds, at ang bersyon ng track ay tumatagal ng 3.2 seconds. Lamborghini Murcielago, ang unang piraso ng sining sa aming top ay ang isang Italian automotive manufacturer na super sports car na pumalit kay Diablo. Sinimulan ang produksyon nito noong 2001, ito ay naging available sa North America noong 2002. Ang kotse na ito ay ang unang brand model na under ng German parent company na Audi, na pag-aari ng Volkswagen. Ang final series nito ay ang LP670 4 Super Veloce, ay inilabas noong 2010 na pinalakas ng Lamborghini V12 engine. Ang huling produksyon nito ay noong November 5, 2010, na may kabuuang 4,900 na mga kotse ng saklaw ng modelo na ito ang pumasok sa bansa. Sa una, ang mid-engine na kotse ay nilagyan ng isang 12-liter V6.2 power unit na may 580 horsepower, pinabilis ng 0 hanggang 100 kilometers per hour. Ito ay nasa 3.8 seconds. Noong 2006, na-update ang motor. Ang dami nito ay tumaas sa 6.5 liters na may 650 horsepower. Ang oras ng pagpabilis ay nabawasan sa 3.4 seconds. Ang successor nito ay ang Lamborghini Aventador, Shelby AC Cobra. Marahil ang pinakamagandang karera ng kotse sa kasaysayan ng industriya ng automotive, syempre, ang mga power figure, kumpara sa mga nauna, ay hindi gaanong kahanga-hanga. Gayunpaman, ang mga larawan ng mga nakamamanghang mga kotse na ito ay gumagawa ng mga motorista na tumagal malapit sa monitor ng computer. Ang AC Cobra ay naibenta sa United States at naging Shelby Cobra, at ang AC Shelby Cobra ay isang sports car na manufactured ng kumpanyang AC Cars, na may 4V8 engine. Ang British car ay ginawa mula 1961 hanggang 1967.
Sa oras na ito, merong tatlong henerasyon ng classic sports roadster na ito. Ang pangatlong serye ng Cobra ay paulit-ulit na lumahok sa mga karera at hanggang sa simula ng mga 70 ay nanalo ng mga unang pwesto. Gayunpaman, ang kritikal na sitwasyong pampinansyal ng kumpanya ay pinilit si Carroll Shelby na ihinto ang paggawa ng iconic na kotse. Sa huling bahagi ng 1970s, ang AC Cars ay bumagal, at sa huli ay nalugi. Ferrari 250 GTO, ang ibig sabihin ng 250 sa kanyang pangalan ay ang displacement ng cubic centimeter sa kanyang cylinders, at ang ibig sabihin naman ng GTO ay Gran Turismo Omologato, o sa Italiano ay Grand Touring Homologated. 36 na units lang ng GTO ang na-manufactured noong 1962 at 1964. Ang modelo na ipinakita dito ay ang perpektong halimbawa ng kung paano kaakit-akit ang isang 300 horsepower racing supercar. Sa tag-araw ng 2018, ang item ng kolektor ay napunta sa ilalim ng martilyo ng halos 48 at kalahating milyong dolyar. Ayon sa datos para sa 2004, ang 250 GTO ay nasa ikawalo sa ranggo na Best Cars of the 1960s. At naging Greatest Ferraris of All Time ng Motor Trend Classic, ipinangalan din ng popular mechanic ang Ferrari na ito na Hottest Car of All Time. Chevrolet Corvette, ang American car na ito ay hindi lamang mukhang kaakit-akit. Meron itong two-door at two-passenger luxury sports car na na-manufactured at binente ng Chevrolet 60 years ng productions at 8 design generations. Ang isa pang tampok ng modelo ay ang panahon ng paggawa nito. Ang unang rear-wheel drive sports car ng Corvette ay isang convertible na lumitaw noong 1953 at naging front-engined noong 2020 na may mid-engine. Ang Chevrolet ay bumuo ng isang espesyal na makina na nagpapaunlad ng lakas na 560 horsepower. Ang makapangyarihang karera ng kotse ay ginawa sa 20 kopya lamang. Ang iconic na kotse ay hindi pa rin mawawala ang katanyagan nitong maganda at malakas na sports cars. Ang Corvette ay nakilala as American sports car. Ang Automotive News naman ay nakapagsulat nito matapos ma-featured noong early 60s sa television show na Route 66, at ang Corvette ay naging most successful concept car at naging most popular sports car in history. Mercedes-Benz SLR McLaren, ang matikas at makapangyarihang supercar na pumasok sa tuktok, ay ang resulta ng kooperasyon sa pagitan ng dalawang kumpanya, ang German automotive manufacturer na Mercedes-Benz at ang British automobile manufacturer na McLaren Automotive, at nakapagbenta noong 2003 hanggang 2009. Ang ibig sabihin ng SLR sa kanyang abbreviation ay Sport Light Racing, batay sa sports roadster ng orihinal na disenyo. Maraming pagbabago ang nilikha sa 7 taon ng produksyon, isang kabuuan ng 9 na magkakaibang mga pagkakaiba-iba ay nabuo. Lahat sila naging high speed, ang maximum na threshold ng bilis ay hindi bababa ng 330 km per hour sa alinman sa mga pagbabago. Meron din itong 5-speed automatic transmission at 617 horsepower, Mitsubishi Lancer Evolution. Ang Mitsubishi Lancer Evolution, na mas kilala sa katawagang Lancer Evo o Evo, ay isang kotseng ginagawa ng Mitsubishi Motors. Mayroon ng 10 opisyal na bersyon sa ngayon, at bawat isa sa mga modelo ay gumagamit ng Romanong bilang, gumagamit ang lahat ng dalawang makinang may turbocharged. Ang Evolution ay dapat na ginawa lamang para sa Japanese market, subalit sa pangangailangan ng gray import market, nadala ang Evolution series na mabenta gamit ang mga network ng mga tagapamagitan, lalo na ng rally art sa nagkakaisang kaharian at sa iba't ibang pamilihang Europeo na nagsimula sa loob ng 1998, pinagpasyahan ng Mitsubishi na i-export ang pangwalong henerasyon ng Evolution, Evolution 8, sa Estados Unidos noong 2003 nang mapansin ang pagtatagumpay ng Sub-Aro sa kanilang impresa WRXT, na isang direktang karibal ng Evolution. Ang Japanese spec versions ng lahat ng Evos ay limitado, hanggang sa paglabas ng Evo 9 noong year 2005 at tinatawag na gentleman's agreement na hindi dapat tataas sa 276 horsepower, ngunit,
ang Mitsubishi ay nakapag-produce na noon ng mga sasakyan na may mas mataas na power. Ang version 10, o final generation ng Lancer Evolution, ay inilabas sa Japan noong year 2007. Ang Evo X ay nakapag-produce sa loob ng 10 taon hanggang mag-retiro noong April 2016. Nagustuhan mo ba ang aking kwento? Maaari kang mag-comment sa aking channel ng iyong suggestion. Maraming salamat at tinapos mo ang aking video. Jonabee TV po, signing off. See you on my next video.